So, dito sa ilalim ng tulay ng Dilpan, ayan pa rin yung mga informal settlers. At lalo na silang dumami. So, ayan. So, ito, nagsusunog sila ng mga gulong at iba. Ayan, marami pa rin nakaparada na trailer, container van dito. So, ito yung mga kaganapan dito, bagamat maraming tambak na basura talaga. Tapos yung mga ibang informal settlers, ayan, doon na sa ilalim ulit ng tulay tumira. Tapos ito dito may nagsusunod ng kalakal. Tansu ata yan. Tansu yan, kuya eh, no? Kuya, tansu yan, no? Magkano ba kilo ng tansu ngayon? 180 pula. Tansu. Ito na siya susunod. So dito maraming pila-pilang kalakal. Ito ang tulay ng Dilpan. So, lahat ng pagkabuhay ay gagawin para lumaban ang patas. Kadalasan kasi dito mga container van, sa shipping yard kasi ito malapit. So yun, doon na sila nagluluto, ito nagano ng kalakal. Magkano kilo ngayon ng plastic tie? Magkano kilo ng plastic ngayon? Kailangan ko dito pa? So yun, mga nasa 8 pesos kapakababa ng kilo ng plastic. Ayan si Kuya Jom, busy, napagod kanina doon sa Estero de Magdalena. So ito yung bago magiging sunod na attraction dito. So magkakaroon ng isang parang hindi naman siya garden, which is lalagyan pa rin ng damo, tapos isang malaking ilaw. Kung maaalala nyo sa mga lumang vlog natin dito, ay ito ay isang barangay hall na kulay violet. So, ayang MICT na yan ay papunta ng Parola compound. So, ito naman ay papunta ng Baseco. Itong area na to. At Intramuros. So, ito. Bisitahin natin si Kuya Alex. Si Kuya Alex yung dito eh. May-ari ng talyer. Kung maalala nyo yung itong area na to, ay merong mga second floor dito, mga gusali. Itong mga bahagi na to ay parang mga bahay-bahay at karinderya. So dito sa ilalim ng tulay ng Dilpan, ayan pa rin yung mga informal settlers. At lalo na silang dumami. So ayan. So ito, nagsusunod sila ng mga gulong at iba yung mga kalakal nila. So ayan, ang itim na nung pinaka parang pintura. So madalas dito may mga nagtitinda ng mais at dito na sila nagluluto. So ito wala na yung talyer ni Kuya Alex. So, ito Tata Nelson. So iba na may ari, Tata Nelson na.
Ay, ayun din. So ito mga down tatapon na to. So ito yung bodega ng DTS. Ito yung bodega ng ano ng hawkers. So pakita namin sa inyo na nandito yung mga ano. Yung mga tela yun. No? Ayos nga. Ayos nga. So, sa mga viewers namin na nagtatanong kung saan na saan dinadala yung mga ano, mga nakukumpiska ng mga tela. So ito, nandito lahat. Kompleto lahat eh nandito. So yung mga kartilya, yung mga ayun nakuha sa Divisoria. Lahat yan nandito. So hindi na tayo papasok na sa pinakamadulo at ano sa sobrang dami nung ano niyan. Eh baka may biglang ahas na sa atin. Kaya ang papasok lahat ng dito. Okay, ayan, ayan yung mga bisikleta. So ito yung sa bodega ng hawkers. At ito yung naman yung bodega ng DTS. Ano dat? Oh, so ayan yung mga bike. Okay, dito lang yan, okay. Pasok tayo natin to. Oh, mamaya na to. Lalabas din to eh. Dali na lang natin ito muna. Kukunin din yan. Service yan eh. Hindi naman panindin. So ito kasi ay pinark dun sa ano, itinali dun sa poste. So illegal parking to. So ito, ang ano nito, parang mga ngako sila na hindi na ilalagay. Oo, hindi nila ilalagay yun. Ilalagay ba ano? So kung kukuhanin nila, ito daw mga bike na to ay matutubos naman nila dahil ito daw ay sabi ni Kuya Boy ay service naman, pero may pipirmahan silang parang waiver dito na nagsasabi na itong bike hindi na nila ibabalik o ipapadlock doon sa poste ng ilaw doon, dahil pag ibinalik nila ulit 'yon doon ay ito na yung time na ano na kukumpiskahin na. So ito pala yung sistema dito. Ganun din sa ano, siguro sa DTS parehas lang. So, so ayan, sana malinaw sa inyo kung saan dinadala ng hawkers yung mga nakukumpiska. So nandito lahat sa bodega. So medyo malaki yung bodega at wala pang ilaw. So ayan. So sana ay masagot namin yung tanong nyo at sana patuloy kayo manood din sa aming YouTube channel.